ang ating Soyu topics ay mula sa article na 10 karaniwang panaginip at bihin nito ni Jen Mangilima na posted sa www.phdailyupdates.com. Ayan, umpisahan na natin. Ano ba ang una? Ayan, okay. Ang una, guys, hinahabol. Minsan ang pakiramdam na hinahabol ka sa iyong panaginip ay nakakakaba. Ngunit ayon sa mga eksperto, isa itong positive sign. Ang maaaring ibig sabihin nito ay kung mayroon kang suliranin na nararanasan, harapin mo ito upang matapos na. Ay! Face your fears. Huwag tatakbuhan. Oo, huwag tatakbuhan ng problema. Tama. Okay. Siya, okay. Tingin niyo ba, lahat ba ng problema ay dapat harapin o may mga problema na hindi na dapat pinapansin? Di ba may mga ganyan na parang feeling yung hindi na masosolve eh. Siguro depende. Yung mga problema hindi natin kontrolado, yung wala ang solusyon, huwag natin isipin kasi may stress lang tayo. Pag-pray na lang natin siya kay God. Pero, wow. Kung kaya natin siya solusyonan. Ganda sana ng sagot ni Christoph. Ay, solusyonan yan! Restart ni router mo. May solusyon naman dyan, Christoph. Pero ang ganda sana ng sagot mo, kaya lang yung problema mo eh. Internet ka talaga. Kaya. Pero ano, pwede rin ano, baka pwedeng makatulong. Ayan. Tulong yung baka mga kaibigan, ganyan. Kaya alam nyo, ako na, hindi ako naniniwala, para lang sa akin to, sinasabi na lahat ng problema daw may solusyon. May mga problema na wala ng solusyon, ang kailangan mo na lang gawin, wag mo siyang tambayan. Kailangan mo siyang palipasin, kailangan natin mag-move on. Di ba? Ako para sa akin lang to, ha, kasi sabi niyo, wala daw imposible. Di ba? Hindi naman natin may mga imposible mangyari, di ba? Na hindi lahat natataon para sa'yo. Sabi nga ni Christoph. Oo, tama. Hindi natin nakokontrol lahat. Yes. So, hindi rin natin kayang ayusin ng lahat. At minsan, ang kailangan lang natin doon is acceptance. Kapag alam mong hindi na talaga kaya, wag na. So, move on na lang tayo. Para ang bless mo naman. Tama, ang bless mo naman kung lahat ng problema, kaya mong solusyon. Kaya mo. True. Sure. Kahit superhero. Kahit superhero, nahihirapan. Minsan, hindi na talaga kaya. So, minsan, kaya nga don't dwell on your problems and negativity. Totoo. Yes. So yun pala ang ibig sabihin ng hinahabol. Kapag alam niyo na naginip kayo ng hinahabol, baka may problema kayong kailangan niyo talagang isolve. Harapin. Or kailangan harapin. Grabe yung ganyan yung nakakawa sa panaginip. Problema ko yung internet. Pero kami na kung siya ginagawa so, anong solusyon doon? Huwag tambayan. Huwag natin tambay. Wala na magawa si Christoph, di ba? Walang pag-asa. Imposible na bang maayos yan? Lahat na ginawa ko na. Lahat na? Totoo ba? Ang ganda-ganda pa naman ng bahay. Kaso yung balay internet mo... siguro. Sayang yung pahanda. Next natin. Okay. Next panaginip. Ito. Next to pagkalagas ng ngipin. Okay. Uy! Pagkalagas ng ngipin. Akala ng iba na kapag nakapanaginip ka nito ay isang masamang pangitain. Sa katunayan, kapag nanaginip ka ng ngipin na bulok, sinisimbolo nito ang takot. Ang takot mo na harapin ang mga bagong sitwasyon sa iyong buhay at kapag ito ay natatanggal, sinisimbolo ito na meron kang dapat ilabas sa iyong nararamdaman. Yan pala ibig sabihin nun. Kasi yung iba akala may mamamatay, kailangan mo daw ikagat sa kahoy. Sa kahoy? Happy daw! Ako din eh, sinasabi sa akin yun eh. Bakit nga ba ganun? Pero ayun nga, ito pala yung meaning nun. Pero hindi naman po ito applicable sa lahat. Siyempre magkakaiba tayo ng sitwasyon. So dreams are just guides. Hindi ibig sabihin na yun ang ibig sabihin nun. So just be guided lang para lang may idea kayo. Yes. Oo. I-analyze nyo rin yung sitwasyon. Baka naman mamaya pag nanaginip kayo ng ganun tapos wala naman. Alam mo yung hindi naman nagkoconnect. Baka malito ka. So isipin mo rin. Ito ay ano lang. Mga opinions lang naman. Meron tayong free will daw na gamitin ito. Sayon. Ayon lang sa article. Tama. Di ba meron yung iba na nanaginip yung natatanggal lahat ng ngipin nila? Sa akin madalas. Madalas yun. Ako din. Applicable to sa'yo, kuya. Hindi, I mean, madalas ako managinip ng ganyan. Pero hindi ko rin alam kung paano nila nalaman yung mga meaning yan. Nung panaginip. Oo nga. Paano nila naisip yan. Diba? So, hindi rin ako masyadong naniniwala. Ako din. Nung sinabi na, hala, masama yun kapag nalalagas yung ngipin mo, wala namang namamatay. So,
ako tuloy lang, okay, wala, hindi ko rin alam kung anong nangyayari. So, just continue lang doing your thing, okay? Next tuloy na ba? Next. Oo, go lang, go lang. Pera, uy. Oy. Saya naman yan, gusto ko yan. Ano ba to? Ang panaginip na tungkol sa pera ay maaaring ibig sabihin ay swerte. Pwede rin ibig sabihin ito ay may malaking pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Wow. Pero nasaan niyo na ba yung panaginip kayo na may hawak kayong cash tapos tinago mo? Tapos dun sa alam mong... Pagkagising mo. Pagkagising mo, hinahanap po doon. Pero ay, ito na dalas. Ay, gusto mong dalhin sa ano. Hindi ko pa naranasan. Oo ba? Totoo. Naranasan ko. Naranasan yung gusto, ko na yung tinago mo siya tapos gusto mong dalhin sa buong buhay sana. Hahanapin. Kasi yung pagkagising mo, hahanapin mo, dito ko tinago yun sa panaginip ko. Sayang, hindi ko nadala. Oo. Kasi nagpapakasakali kang hindi pa naginip, no? Oo. May naginip ng pera eh. Ako din, kuya. Ba? May Korean movie na ganyan na yumabot siya dahil sa panaginip. Dinadala niya yung pera sa totoong buhay. Uy, sana nun. May movie na ganyan. Pero ano, merong kapalit siya. Kapalit, ayan. Ay, oo. Oh. Ngipin masama. Din yung kapalit ngipin. I believe ngipin. Buhay, mga buhay. Ah, buhay. Pero, bigat yun ah. Totoo. Gugustuhin niyo ba yun? Ito yung, kahit wag na. Oo, pagtrabahuhan na lang, napagtatrabahuhan ng mga pera, di ba? So, kapag alam niyo naman, money is the root of all evil. So, kapag hindi gamit ng maayos, nako, mahirap yan. Uy, ito. Lumilipad. Dito pa dalas yung mga napapanaginipan natin. Ako yung mga bata pa. Sinisimbolo nito ay kalayaan sa mga bagay na umihila sa iyong pababa. Uy. Ayan. Pwede rin itong simbolo ng tagumpay at ang kagustuhan mong makamit ang iyong mga ambisyon sa buhay. Ayan. Naginip na lumilipad. Madalas, bata. Pero minsan meron akong panaginip na nasa langit. Pero meron din akong panaginip na yung lipad ko parang mga 6 inches. Parang sobrang So, hindi ko rin alam. Parang levitating lang, ganun. Oo, yung parang nag-elevate, lumulutang ka lang pero hindi ka lumilipad. So, ano kayang din ibig sabihin? Siguro. Lumilipad ang isip. Nasubukan nyo na. Tama. Lumilipad ang isip. Pwede. Lumilipad naman ang isip. Medyo. Pag-gising. Makes sense na. Naginip na lumilipad. Oo. Parang, ang sarap. Ramdam mo talaga na lumilipad ka, no? Tama. Pero ayun, ha? Kapasya siya lumilipad. Oo. Senyalis daw yun na maaaring may naghihila sa'yo pababa. So, beware at mag-ingat lang. Mentality, ha? Ganon. Oo. Hindi naman nawawala yan dito, eh. So, mag-ingat na lang po at I hope you know how to deal with this kind of situation. Yes. Mm-hmm. Okay, yes. Next on the list. Ayan, next naman ay ahas. Ahas. Kung ahas ang inyong napapaginipan, maaaring ito ay dahil sa nararanasan mong mahirap na sitwasyon sa iyong buhay sa kasalukuyan. Sa positibong pananaw, maaaring ibig sabihin nito ay healing at transformation. Ay, bongga yan. Uy, parang mas gusto ko nilang mag-focus sa healing and transition. Tama. Healing kaya ito ng ng inner or physical? Ano kaya tingin nyo? Feeling ko, pwedeng both, depende sa kahit tao. Oo, kasi di ba ang ahas nagpapalit balat, siguro kaya in-associate. Kaya transformation. Transformation. Siguro, di ba? Posible naman. Mas madali ang physical, so siguro sa physical. Tama, baka pagising mo, green na yung balat mo. Ganun. Oh, may mga nakakalat na. Yung mga dead skin. Ganun. True. Bago tayo mag-feel. Bago tayo yung mga naghahanap ng sign kung kailan magsisimula, nalaginip kayo ng ahas, maaaring sign na yun, siguro it's time for me to transform myself, mga ganon. Maybe it's time for a facial, ganon. Or it's time for me to change, baguhin yung mga pangit na attitude. Saan yung mga nagre-resume? Next on the list. Nahuhulog. Minsan kapag nanaginip ka ng nahuhulog ka, ay bigla ka na lang mapapagising dahil akala mo ay totoo nahuhulog ka. Ngunit ang interpretasyon nito ay maaaring kailangan mo nang bumitaw sa isang bagay na iyong pinangahawakan o kailangan mo nang mag-let go. Halos sa isang buwan lagi ako nakakanaan. Ako din. Nahuhulog. Pag gandun ka na sa sa hig, ganun. Yung mapapas...
Yung mga matatanda, sinasabi ano daw, lumalaki ka daw. Like, mga ilang, mga growing kid, mga ganyan. Tumatangkad, ganun. Tumatangkad. Kasi minsan nagigising pa ako niya. Ako din. Yung mga matatanda. Oo, ako din, nagigising din ako sa mga nahuhulog. Pero ayun nga po, maaaring maging sign din ito ha, kapag nakikita, nandun kayo sa sitwasyon na parang sobrang toxic na. Maybe it's time to let go of these things or of this situation. So, maaaring senyales ito ha. Or baka yung iba nagbubulag-bulagan lang, kaya ko pa, lalaban pa ako, pero hindi na pala, diba? Kasi maraming ganun eh. So, diba? So, ayun pala ang ibig sabihin. It's showtime! Buong pamilya, buong angkan.